pritong tambahan all on for tonight. Hello mga ate at kuya, magandang gabi sa inyo. Maulang magabi sa inyong lahat mga ate at kuya. Kumusta po ang gabi niyo? Malakas bang ulan dyan? So ayan mga ate at kuya, dito pala ako nagtambay sa may kalsada. So may waiting chair dito sa aming bahay, sa harapan sa amin ng bahay, kasi mag-aantay ako ng tambay. So ayan, dumating na pala yung kaman at isang kape na labas ko na naman si Bayaw para siya ang bumili doon kasi na hindi ko kaya ako na ang kumpain na dala. So siya ang pinapunta ko doon sa may kay kuya para bumili ng tambay kasi malakas na talaga sa labas. So ayan, nasa labas pala talaga mga ate at kuya. So ang lakas talaga ng ulan mga ate at kuya, hindi ko naman nakalain na bubuhos talaga ng malakas. Sobrang malakas na ulan ngayong gabi. So expect na naman namin is magbaburn out naman o mawawala naman kami ng kuryente ngayong gabi. So expected yan kasi yun ang nangyari sa amin kagabi. Nawalan din kami ng kuryente, buong barangay nawala ng kuryente. So ayan mga ate at kuya, tambahan lang po ang aming all up for tonight kasi nga pasok sa aming budget at saka hindi namin nakalain na mahal na pala ng tambay mga ate at kuya, 150 per kilo. So ang binili lang namin is for 50 pesos. So ilang peraso yun, mga 7 peraso lang, good for 50 pesos lang mga ate at kuya. Sobrang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon, so wala talagang ibang choice kundi bumili ka na lang at para mayroon kang mahulat talaga sa isang hapagkainan or yung handa mo sa hapagkainan. So ayan, si Ate Jisha sumugod din para bumili ng tambay kasi yan din yung paborito nila. At yung iba naman is si papakain nila sa kanilang aso. Wow, Charles, sana all mayanay. O diba, swerte ng aso, pinakain ng tambay. So ayan mga ate at kuya, malakas talaga ang ulan sa ngayon. So hindi ko po alam kung mayroon talagang bagyo. Oo, kung mayroon talagang bagyo mga ate at kuya, hindi ko talaga alam kasi hindi naman ako nanibuot ng menu sa bahay. Kasi pag uwi ko sa bahay, iba yung ginagawa ko. Oo, nakafocus ako sa YT. Yun lang po mga ate at kuya. At ayan, nakabili na po sa Ate Tricia, konti lang po binili niya. Sumugod talaga siya, kahit basang-basa na siya sa ulan, no? Tingnan niyo mga ate at kuya, basang-basa na talaga si ate. Ingat ka ate! Ayoy! At, you know mga ate at kuya, hindi naman masama kung yan lang ang ma-afford mo na nabili mo na ulan. Masaya na yun, kontento na yun. Kung kontento ka talaga sa kung anong meron ka, masaya ka na at mabubusog ka na kung anong meron, kung ano nakakain sa pagkainan mo. O diba mga ate at kuya? Kasi ako, masaya ako kahit ginamos lang yung ulam ko or tuyo man lang or kamatis or asin o naranasan ko yan or asukal. At yan po pala yung mga kapitbahay namin, dumaan sila pauwi yan sa kotlong mga ate at kuya. At nahugasan na pala ni Bayaw yung tamban at saka nilagyan ko na po yan ng crispy mix para mas masarap siyang kainin. At ayun na, ako po ang nakatukang magluto ng tamban. So yan ang gusto kong lulutuin na tamban. Parang crispy siya mga ate at kuya kasi masarap siya. Hindi siya... Basta masarap siyang kainin mga ate at kuya. Ganun yung gusto kong luto sa tamban. Yan lagi ang nire-request ko kapag ito yung ulam namin. Masarap din yung tamban sa paksi yung mga ate at kuya. So ayan, nakain na po kami mga ate at kuya. So as I said kanina, mag-burn out dito sa amin kasi lumakas yung ulan. So ayan na po, kaming tatlo ay kakain na po sa aming malaking misa.